Hi guys, kamusta po kayo? Meron lang po tayong panibagong video uploaded about pa rin po ito sa beginner guide workout. Ito po yung sa ating lower body guys. Yan. Hindi pa po kayo nakalike and subscribe sa aking channel guys, pakilike and subscribe lang po para ma-notify po kayo sa ating mga susunod na video i-upload. Yan, shoutout po lang pala kay Mark Lindayag. Thank you sa iyo na nag-video sa akin kanina. So, ayun guys, kung meron po kayo mga katanungan pa guys, pwede niyo pong i-comment sa baba guys. Sa video rin po nito guys, tuturo ko po sa inyo kung paano yung proper form at saka yung repetition at saka set. So, ayun guys, simulan na lang guys. So, ayun guys, paalala ko lang po, bago po simulan ang lahat ng workout na ito guys sa ating lower body, kailangan po natin ng sapat na stretching guys. So, ayun, ang tawag po natin dyan guys is goblet squat. Dapat po ganyan lang po ang ating position guys. Hindi po nakalabas sobra yung tuhod, hindi rin po naman nakapasok. Ganyan lang po dapat, naka-proper lang. Kaya kung ikaw ay beginners lang po guys, bago ka lang po, muni po lang talaga gagawin ito guys. Kailangan po gumagaan lang po na po na ang gamitin po natin dito. Para maiwasan po natin yung injury po sa ating lower body. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand, man. They don't want me to change. So, ito na po ang ating pangalawang exercise guys sa ating pong lower body guys. Ang tawag po natin dito is Romanian deadlift. So, dapat guys, pag ginagawa niyo po ang exercise nito guys, dapat ganyan po yung magiging position po ninyo kapag nakaside po kayo pag ginagawa po ninyo itong Romanian deadlift. Bali, ang gumagalaw lang po dito guys is yung ating lower body guys. Bali, straight arm lang po tayo. Tapos yung lower body lang po ang gumagalaw. Huwag nyo pong babaguhin. Hayaan nyo lang po yung dumbbell na naka-straight. Ayan. Tapos medyo nakadikit lang po sa ating binti at sa ating hita. Yun lang pong i-cure natin pagka naka-front naman po tayo guys. So ayun, dito na po sa ating pangatlong exercise guys. Ito na po yung tinatawag natin na deadlift. Dapat ganyan po yung ating position guys kapag naka-side, tapos naka-alternate po yung ating hand grip. Ayan o, kung mapapansin po ninyo. Ayan, tapos nakadikit lang po siya sa hita. Bali, yung lower body lang po din natin yung gumagalaw dito guys. Tapos medyo squeeze lang po natin every time na itataas po natin ito. Ayan, ganyan po yung proper position ng pag-deadlift. Tapos magagal lang po yung gagamitin po ninyo muna dito. Kasi mahirap po ito. Bali, yung iiwasan po natin dito guys kapag ginagawa natin itong deadlift guys, yung sobrang squeeze po yung nakaliad na tayo para maiwasan po natin yung spinal injury guys. Delikado po kasi itong ginagawa nating workout na to dito. Isang pagkakamali lang po kasi natin dito guys, pwede po ma-injure yung spine natin. Hindi na po tayo makapag-workout habang buhay guys kapag nagkamali po tayo dito, lalo na kung heavy na po yung ating binubuhat guys. Ayan, bali 3 set of 12 pa rin po tayo guys dito. Ayan. Pagka naka-front kayo guys, ganyan po dapat yung magiging position po natin. Bali, lower body lang gumagalaw. Tapos straight arm lang po tayo dito guys. Ayan, dito naman po sa exercise ito guys, ang gagawin po natin exercise dito guys is yung tinatawag natin na bend over row. Yan, sa lower body pa rin po ito guys. Yan, ganito po yung tamang position guys, papakita ko sa inyo. Kapag ginagawa po natin exercise ito guys, dapat po tayo ay nakatungo para maiwasan po natin yung neck injury guys. Kasi kapag nakatingala tayo dito guys, sasakit po yung ating batok. Yan. Dapat nakatungo lang po, ganyan lang po yung proper position niya guys. Tapos medyo ni-slide lang po natin ng medyo nakadikit ng konti sa ating hita. Yan, tapos ganyan lang po yung paghawak sa barbell guys kapag ginagawa po natin ang exercise na ito. Bali, 3 set of 12 pa rin po tayo dito guys. Yan. So ayan, dito naman po guys, ito naman po yung compound exercise din po para sa ating lower body guys. Ito naman po yung tinatawag natin na squat. Bali, ganyan po yung proper position guys, lalo na kung kayo nakaside, makikita po ninyo. Dapat po yung bar guys, wala po sa batok, hindi po sa batok nakalagay guys. Dapat nasa, nakapwesto po ito sa may bandang traps. Tapos ganyan lang po yung ating position.
Huwag po natin ilalabas masyado yung tuhod natin dahil doon po mapupunta yung bigat ng ating binubuhat. Dapat ganyan lang po yung proper position niya, guys. Bali, ito na po yung ating pinakalas sa ating mga variation about sa ating lower body exercise, guys, about for beginner guide. Sana po, guys, ay nakatulong po sa inyo yung mga tips na ito, guys, tsaka yung position, guys, sana ay sundan po ninyo ng maayos, guys. So ayun, guys, bali nagsingit lang po ako dito ng pull-ups, guys, dahil meron pong nag-request sa atin na viewers dito, guys, na gawin po natin yung pull-ups. Kung kayo po ay beginners pa lamang po na gagawin itong pull-up, guys, dapat kung ilan lang po muna yung kaya ninyong gawin, guys, yun lang po muna, huwag nyo pong pipilitin dahil mahirap din po itong workout na ito. Ayan, bali yan lang po yung susundan ninyo, guys, kapag gusto nyo po yung mag pull-ups. Yan po yung proper form nyo, guys, about sa ating beginner guide workout para sa ating pong pull-ups. So ayun, guys, sana po nakatulong po sa inyong video tutorial na ito about sa ating lower body exercise. Muli, guys, ay maraming pong salamat sa inyo. Huwag po sana kayong magsawang manood sa aking video at sumuporta, guys. Maraming salamat po.